Sakot Abato, mga kababayan, may apat na Shabu dealers ang namatay sa pakikipaglaban, lumaban sa ating mga pulis. Four Shabu dealers die in clash with policemen in Tawi-Tawi. Tingnan natin kung magagalit pa kayo yung mga DDS. Kasi yung sa Batangas na nasabat ng mga authorities, bilyon, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito niya yung policy ng ating administrasyon. War on drugs, mga kababayan, pero walang namamatay. Galit yung mga DDS po. Gusto nila, mga kababayan, gayahin ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ginawa po ni Maudigs. Kasi sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito niya yung dapat. May naulian niya tayo. Napakaraming shabu. Bilyon po. Wala niyang putukan, walang ni isang namatay. O ngayon, galit na galit kayo. Kasi walang namatay, nainsulto yung previous administration. Baka ngayon na may apat na patay po, galit pa rin kayo. Saan ang lulugar yung ating gobyerno niyan? Makita niya Mr. Maravilla, sabi walang dapat mamatay. Ayaw man ng pulis na maunahan po, inunahan. You see, alangan man yung pulis yung mamatay po. Ito yung balita ngayong araw na to. Four Shabu dealers die in clash with policemen in Tawi-Tawi. Baka may marinig pa kami sa inyo, ha? Dapat natuwa kayo, mga DDS. Policemen shot dead for uncooperative traffickers. They were supposed to arrest after selling 476,000 worth ng shabu to villagers in Barangay Luok, Pandan, in Bungaw or Bungaw, Tawi-Tawi. Sabi po ni Brigadier General Prexy Tanggawon, Director of the Police Regional Office ng Bangsa Moro Autonomous Region, yung mga police na nagpapatrolya daw, uhulin sana yung mga suspects whom they saw turning over something to three men, but neutralized them instead when two of them pulled out pistols and opened fire. Biglang bumunod po ng barili at nagpaputok. Ayun, rumishback yung ating mga police. Yun naman talaga po. That is pero kailangang imbestigahan pa rin. That is allowed sa rules of engagement, mga kababayan. Kasi siyempre, yung ating mga authorities, di man yan pauuna. But it is not the policy of this administration, mga kababayan, na pagpapapatayin ang mga suspects. Hindi tulad nung panahon po na talagang yun ang utos mismo ni Maudigs. Kill, kill, kill. O diba? Pagkatapos ng kasuhan po ng mga pamilya ng victims sa ICC po, nagagalit sila at napagdududahan pa ang ating Pangulong Bongbong Marcos na gustong i-turn over. Many times na po, yung latest clarify na hindi niya i-hand over. May isang salita po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi nagbabago ng trato yung mga Duterte at mga minions niya. Tuloy-tuloy lang sila sa kanilang paninira. Ayan tuloy, mga kababayan, napiko na si First Lady Lisa Marcos kasi si Inday po, pa-selfie-selfie, pangiti-ingitian niya, nandun sa rally ni ni Pacquiao. Na yung mga nandoon, mga kababayan, sabi ni Lisa Marcos, ayun, I'm hurt niya, nasaktan ako. Nananawagan ng resignation ng kanyang asawa, tinawag pang bangag, adik yung kanyang asawang Pangulo, nandun si Inday, pangiti-ingiti. You see? So maintindihan natin yung First Lady po. Nagpa-interview kay Katonying. So nakumpiska po yung 70 grams ng shabu worth 476,000 pesos. At ang matindi pa, mga kababayan, sabi rito sa balita, the suspect said to have links with Daulah Islamiyah terrorist group.
Ay, iba naman pala to. May entrapment pa na nangyari. After ng shootout, mga kababayan, may entrapment na nangyari. At na-recover ang 426,000 worth ng shabu from a dealer sa police entrapment operation na ginawa po sa Marawi City. The suspect said to have links with the Dawla Islamiyah terrorist group was immediately arrested and detained after selling more than 60 grams of shabu to non-uniformed personnel of Marawi City Police. So may nahuli palang isang suspect, mga kababayan. Ngayon, detained na po siya and to be prosecuted for violation of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So apat yung patay. Pagkatapos, sa entrapment naman po, may isang buhay. So makikita ninyo rito na wala sa policy talaga yung kill. Kumbaga, nangyari yon kasi lumaban po, biglang bunot ng baril yung mga suspects. So hindi na nagpauna yung mga polis. In-engage po yung mga suspects. O, di patay sila po. O ngayon, dapat wala tayong marinig na kritisismo galing sa mga DDS. Kasi mas gusto ninyo, di ba, yung tumutumba yung mga suspects na walang due process. Tuwang-tuwa kayo kasi ganun yung policy ng previous administration at yun ang inyong pinapalakpakan. Pag walang nadisgrasya, o ngayon, sunod-sunod po talaga ang operations na ginagawa ng ating mga authorities laban sa droga. So ito naman po, 3 drug den operators, roaming shabu, dealer busted in PDEA operations. Ayan po, kaya basag na basag yung propaganda ng mga DDS po na mahina yung drug war ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan o, ebidensya po. Other than yung binalita natin kanina, sa Maguindanao naman po ito, Maguindanao del Sur at saka sa Tupi, South Cotabato. So, kumpiska nila, mga kababayan, ang worth 102,000 ng shabu. So, makikita natin dito, maliit man o malaki na operations ng droga, tinatrabaho po ng ating mga authorities. Kasi sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, walang lugar ang droga sa bagong Pilipinas. Kaya pinaintin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kampanya laban sa illegal drugs. Naintindihan na po ninyo, mga minions ni Maudigs. O ngayon, dito tayo sa issue ng West Philippine Sea. Inaakusan na naman po ng China yung war games natin dito na ginagawa, Philippines-US war games, na nagpo-provoke daw tayo. Ayan po, sabi rito sa balita, sinupalpal ngayon ang ating armed forces. Ayan po, akialamiro talaga po yung China. Nangingialam ng hindi nila activity po. Ilagi po natin itong ginagawa for the past more than 50 years. Yung balikatan natin dito, it is because of the Mutual Defense Treaty. Ngayon man lang sila, mga kababayan, nagre-reklamo kasi nasisilip yung kanilang illegal activities dito sa West Philippine Sea. Sinong maniwala sa inyo, mga Chinese? Eh ngayon, yung activities ninyo rito sa amin, under investigation na kasi napakaraming mga kahinahinala na mga mamamayan ninyo, mga Chinese students, biglang dumami, 4,600 doon po sa Cagayan. At after na mag-enroll sila, hindi man po pumapasok sa klase. So duda ng ating mga authorities, ito'y may relation dito sa tensions po na sila ang may gawa. Sila nati-tension po kasi may masama silang intention sa atin. Kasi kung wala ka mang masamang intention, ba't ka nati-tension? Di ba? So binabaliktad tayo ng mga Chinese, mga kababayan. So yung ating armed forces, nagsasagawa na po ng investigation, pati yung Congress. Dito sa mga sinasabing pagdami ng mga Chinese students na nandun sa malapit sa mga EDCA sites ng Amerika dito sa ating bansa. So possibly, mga spy sila. So sabi ng spokesperson po ng China, Chinese Foreign Ministry, si Lin Jian,
We urge anya the Philippines to stop making maritime provocations. Ngayon, sinopalpal ng ating armed forces. Sabi po ni Colonel Cerces Trinidad, Armed Forces Public Affairs Chief, it is anya the country's prerogative to conduct such drills where over 16,000 troops from the Philippines in the United States will take part starting next week. As a sovereign and independent state anya, it is the prerogative of the Philippines to engage in activities that contribute to our national security and defense posture. Nangingialam sila, mga kababayan. Lagi na lang silang nangingialam sa atin. Anong pakialam nila sa atin? Isili nga, kung mag-practice-practice sila, wala man tayong paki. Yung maritime patrol nga tayo, bumubuntot-buntot sila. Di ba? Yung nangyaring maritime patrol with America, Japan, and Australia, bumubuntot-buntot sila. Hindi man tayo nangialam po. Iniintay lang ng multilateral patrol kung haharangin nila yung mga warships ng Pilipinas, Japan, Amerika at Australia. Hindi man po umarang. Bumahag yung buntot ng China. Ngayon, tahol na naman po sila. Sige yan, tahol. I-try po ninyo na harangin yung mga warships ng balikatan. Kasi dyan mismo sa West Philippines sila magsasagawa at parte sa gagawin nilang practice kung paano i-retake ang isang island. Papraktisin na ng Amerika at ng Pilipinas para makita po ninyo. Alam namin, sige ang silip-silip ninyo. Di ba? Kaya kayo na insecure. Sabi po ni Lynn, the Philippines anya needs to be fully aware that when countries outside the region are brought into the South China Sea to flex muscles in stoke confrontation tensions could get worse in the region will only become less stable. Kayo man lang po ang nagsasabi ng ganyan. Ngayon, di i-confront ninyo kung kaya ninyo. Di ba? I-try ninyong bumbahin ng water cannon yung aming mga warships na kasama dito sa war games. Ngayon, sinagot mga kababayan ng ating Department of Foreign Affairs, yung China. Sabi ng ating DFA, the source anya of tension in our region is well known to all. China should reflect upon its own action in the South China Sea and the West Philippine Sea. It is China's excessive maritime claims and aggressive behavior, including its militarization of reclaimed features that are undermining regional peace, instability, and raising tensions. So, sinupalpal mga kababayan ng DFA, yung China. Kayuan niya ang source ng tension. Hindi kami. Kayo ang agresibo rito. Kami dati naman namin itong ginagawa, yung balikatan. Bakit kayo natitensyon? Nasupla kasi yung inyong masamang plano. At alam namin, hindi ninyo kaya. Yung puwersa ng Pilipinas, Amerika, Japan, pati Australia. Hindi pa kasama dyan yung India, yung South Korea, yung European countries na lahat namin kakampi. Kampi sa amin kasi kami po ay sumusunod sa international law. Kayo hindi. Ayaw na ninyong kilalanin yung decision ng UNCLOS. Ayan man lang po, mga kababayan, yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.